mula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes 13 de Nobyembre 2015. At gaya ng nakakagawian, siyempre pa makakapiling natin ang ating pong Mona Lisa ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas at maningning na kutitap ng Pride of Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a mystic smile. Good morning, Miss Vivian. Good Friday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-atid ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cansino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga maiinit na usaping nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, at syempre pa, ang napapanahon. Excited ako ngayon sa panauhin natin sa ating hapag ng talastasan para sa mga karagdagang pagbibigay ng dagdag kaalaman pa sa kahalagahan ng APEC. Yan ang ating magiging punto ng usapin sa kabuuan ng ating weekend presentation. At para sa kapakanan ng lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pamamagitan naman ng audio streaming, worldwide. Tayo rin po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang ating pong mga mensaheng walang pangalan at address. Ano po? And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Friday. Beautiful Friday morning, Ka Francis. Oh, Friday the 13th. Pero beautiful dahil sweldo day. Sa karamihan, ano, sa karamihan. Pero sabi naman ng iba, napakamalas daw ng Biyernes 13. Eh. Mm. Pero sa akin, napakaswerte niyan. Mm. Bakit, Ka Fran? Napakaswerte. Isipin mo, magiging guest natin. Ngayong araw na ito. Talaga namang. Ako'y tuwan-tuwa, excited sapagkat nagkaroon ng pagkakataon sa ikatlo. Mm-hmm. Diswerte, 3, 1, 2, 3. Ayan. Pero anyway, talking of this APEC preparations, next week na yan, Vince. Oo, next week na, Ka-France. Next week na, napakabilis ng araw, ano? 95% to 97% ang itinala nilang readiness sa pagdalo ng mga heads of state na ito dito sa ating APEC leaders meeting. Totoo yan, Ka Francis, ano? At linggo pa lang, inaasahan na magdadatingan na yung ilang mga delegado na kabilang dito sa APEC summit na gaganapin po dito sa ating bansa sa ikalawang pagkakataon. Kaya naman ayon po sa mga leaders, ano, ng ating pamahalaan na nagsasaayos nitong darating na APEC ay konti na lang at handang-handa na talaga sila, 95 to 97%, at nakikiusap din po sila, no, sa ating mga kababayan na
makiisa po no sa pagsiguro ng o sa pagtiyak ng seguridad ano ng ating mga bisita at natin na rin ano ito pong mga lanes na nakalaan para sa APEC leaders sa mga dadalo po sa APEC. Let us observe it po diyan sa bahagi ng EDSA Rojas Boulevard at ngayon pinakikiusapan din ka Francis yung mga gusali at hotels na doon along Rojas Boulevard na isara yung kanikanilang mga bintana. Bahagi right. daw po ito ng security protocol. Right. At saka yun pero contrary ano to reports na magkakaroon ng signal jamming o ipapapatay yung signal ng telecommunications near the area, sabi po kahapon ano nitong si Sir Pinor na hindi po ito magaganap so far sa kanila, wala pang plano. Pero na humihingi ng paumanhin at dispensa ang ating pamahalaan mm-hmm. at ng mga involved agencies of the government sa mamamayan, mm-hmm. sa mga motorista at sa lahat na kung sakasakali na itong pangyayari, no, katulad yan, yung mga dedicated lanes na yan, yung mga rerouting na maaaring makapagdulot ng problema sa ating mga private motorists as well as sa public motorists, eh hinihingi natin ng pasensya mm-hmm. sapagkat kinakailangang maipadaloy natin yung pang-araw-araw na mga businesses na gagawin itong mga leaders na ito na huwag silang mabalam. Mm-hmm. Kung tayo'y mapiperwisyo, konti lang naman po ang ipagtitiis natin. Hinihingi po ng pasensya yan ang ating pamahalaan na makiisa tayo if ever mapiperwisyo tayo o apat na araw lamang yan. So, pakita natin the best ng ating the best, no? Na pakikiisa sa ikatatagumpay ng leaders meeting na yan na pangungunahan po ng ating pamahalaang Aquino. Okay, 7 minutos, 37 segundos na makalipas ang alas 6. Bebs. Narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Ambassador Marciano Pinor Jr., Director General ng APEC National Organizing Council, inamin na seguridad ng mga member economy leaders ang pinakamalaking hamon sa kanilang preparasyon sa APEC Leaders Summit. Para sa mga bibiyahe sa mga araw ng pagdaraos ng APEC Summit, alamin ang mga traffic measures at traffic rerouting na ipatutupad ng mga otoridad. Welcome dinner nakatakdang ganapin para sa mga delegado ng APEC Summit sa November 18 sa Mall of Asia Arena. Lungsod ng Maynila Mayor Joseph Estrada tiniyak na handang-handa na ang lungsod ng Maynila lalo na sa pagpapaigting ng seguridad. Ambassador to the Philippines Philip Goldberg kinumpirma na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Aquino at US President Barack Obama. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat Francis at Viv. Magandang umaga Pilipinas. Bago natin tuluyang lasapin ang ating weekend, narito na muna mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, inamin ni Ambassador Marciano Pinor Jr., Director General ng APEC National Organizing Council, na seguridad ng mga member economy leaders ang pinakamalaking hamon sa kanilang preparasyon sa APEC Leaders Summit. Ayon kay Pinor, bawat leader ay may magkakaibang level ng security threat, kaya ibang level din ng security measure ang kanilang ipatutupad. Balitaan mo kami, Sweden Velado. 2 taon natin itong pinaghandaan. Ito ang naging pahayag ni Ambassador at APEC 2015 National Organizing Council Director General Marciano Pinor sa naganap na press briefing nitong umaga kaugnay ng ating preparasyon sa APEC Summit. Ayon kay Pinor, Miyerkules ng gabi pa lang ay may mga senior official nang dumating sa bansa. Aniya, ito ang unang pagkakataon sa ating kasaysayan na may 19 na pinuno ng bansa at 2 economic leaders ang magsasama-sama sa isang pagpupulong sa Pilipinas. Kaya hiling ni Pinor sa taong bayan, makiisa sa ginagawang paghahanda at pagpapatupad ng seguridad para sa APEC Summit sa pamamagitan ng pagpapakita ng hospitality sa ating mga bisita. Tiyak kasing may ibang maaabala ng trapiko sa EDSA ng stop and go scheme sakaling may dumating ng delegado na gagamitin ng APEC lanes. Pahihintuin muna kasi ang galaw ng mga publiko at pribadong mga sasakyan para magbigay daan sa mga bisita.
Bilang bahagi rin ng APEC security measures, hiniling ng grupo ni Pinor na isara ng mga may-ari at operators ng mga gusali malapit sa kahabaan ng Rojas Boulevard ang kanilang mga bintana, lalo na sa panahong dadaan ang mga sasakyan ng APEC leaders papunta sa PICC o pabalik sa kanilang mga hotel. Ani Pinor, ito naman ay maituturing na basic security practice sa buong mundo. Bukod sa APEC Economic Leaders Meeting sa 18 hanggang 19 ng Nobyembre na dadaluhan ni Pangulong Aquino, ay may 11 bilateral meetings pa ito kung saan mag-uusap ang dalawang leader ng bansa. Ayon kay Pinor, kalahati ng mga dadalong leader ay manggagaling ng Turkey at inaasahang minuto o oras lamang ang pagitan ng kanilang pagdating sa bansa. 5 arrival points ang ginawa at inayos sa airport para sa APEC leaders. Sa huli, sinabi ni Ambassador Pinor, isipin natin na host tayo, bisita natin sila, ibigay natin ang nararapat. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Samantala, para sa mga babiyahe sa mga araw ng pagdaraos ng APEC Summit, alamin natin ang traffic measures at traffic rerouting na ipatutupad ng mga otoridad. Ihahatid sa atin yan ni Jervis Manahan. 20 makapangyarihang leader at libo-libong delegasyon ang darating sa Pilipinas sa susunod na linggo para sa APEC Economic Leaders Meeting. Kaya naman isa sa pinaghandaan ng ating pamahalaan ay ang daloy ng trapiko. Para matiyak na di maiipit sa traffic ang mga dadalo sa makasaysayang pagtitipon, naglagay ang MMDA ng APEC lane sa EDSA. Binarikadahan ng plastic barriers ang innermost lanes ng EDSA at tanging mga APEC vehicles lang ang papayagang dumaan dito simula November 16 hanggang 20. May APEC lanes sa parehong northbound at southbound lanes ng EDSA mula SM Mall of Asia hanggang Shaw Boulevard. Sarado rin sa mga motorista ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula Manila Hotel hanggang Airport Road mula November 16 hanggang 20. Patitigilin din ang mga motorista tuwing may dadaan na APEC Head of State. Bilang mga alternatibong ruta, maaaring dumaan ang mga motorista sa mabuhay lanes na nilinis na ng MMDA at Highway Patrol Group noong mga nakakaraang araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. Nakatakda namang isagawa ang welcome dinner para sa mga delegado ng APEC Summit sa November 18 sa Mall of Asia Arena. Para matiyak ang seguridad, 1,000 pulis ang ide-deploy ng PNP Pasay. Marami ring kalsada ang isasara para sa gaganaping pagtitipon. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Aabutin sa 1,000 pulis ang magbibigay proteksyon sa lahat ng mga delegado sa APEC Summit. Ngunit, ito ay para lamang sa isang gabi. Ito ay ang welcome dinner at mismong si Pangulong Aquino ang host para sa lahat ng mga leader ng bansa kasama ang kanilang asawa sa November 18 sa SM MOA Arena. Ayon kay Senior Superintendent Joel Doria ng Pasay Chief Police at ang mamumuno sa Task Force MOA na maraming kalsada ang isasara para rito. Kabilang na ang harap ng SM MOA dahil ito ang dadaanan ng mga delegado patungo sa venue. Kaya naman sa mga balak magpunta ng mall ay maaring mahirapan kayo pumunta dito. Dagdag pa ni Doria, bagamat bukas ang nasabing mall ay malaki ang tsansa na iilang kalsada ang bukas patungo sa mall. Open po yung mall. However, baka medyo mahirapan sila kasi ang way nila is Makapagal Boulevard and then daan po sila ng Seaside Boulevard, paikot po. Hindi po sa harapan. Hindi rin po pwedeng yung globe. Kasi po, yun nga po ang sarado yun. Higit 400 pulis ang maniniguro ng seguridad mula Biyernes at dadagdagan pa ng 466 na pulis na magmumula naman sa ibang kalapit na distrito ng pulisya. Inaasahan na sa 1,000 guests ang dadalo para sa welcome dinner at 3 klaseng checkpoint ang kanilang inilatag para sa seguridad. Meron tayong 5 company ng CDM doon. Meron tayong 3 checkpoints. Meron tayong vehicle security access area at yung pedestrian security access. So marami po tayong in place, plus yung mga quick reaction team natin nandun din po. Habang Armed Forces of the Philippines ay nakataas na sa Blue Alert status sa National Capital Region para sa APEC. Ibig sabihin nito, kalahati ng puwersa ng AFP ay naka-standby sa iba't ibang kampo sa Metro Manila. Ito upang handa sila oras na may emergency. Simula kahapon yung Blue Alert, including the Army. Kaya
Ang nandito naman sa DHQ, ang naka-alert na namin are those troops who are directly involved na naka-under operational control na ng na security forces ng APEC. Habang idineklara ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez na sa Lunes, ang buong PNP naman ay nasa full alert status para sa APEC Summit. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalo. Tiniyak naman ni Manila Mayor Joseph Estrada na handang-handa na ang lungsod ng Maynila sa pagdating ng economic leaders na dadalo sa APEC Summit. Kaugnay niyan, kabilang sa mga pinatututukan ni Estrada ang pagpapaigting ng seguridad ng mga delegado. Balitaan mo kami, Julius Di Samburon. Nakahanda na ang pamahalang lungsod ng Maynila sa pagdating ng mga leader ng iba't ibang bansa na dadalo sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC Leaders Summit sa susunod na linggo. Pagtitiyak ni Manila City Mayor Joseph Ejercito Estrada, pangunahing tututukan ang seguridad ng mga delegadong darating sa ating bansa. Our integrity and our will be at stake in the world. Dahil maraming nila. Naka-alerto din ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa anumang posibleng emergency habang isinasagawa ang APEC. Babantayan din ang kahabaan ng Roas Boulevard kung saan magsisilbing daanan ng mga delegado ng APEC. Magkabilang bahagi ng Roas Boulevard ang inaasahang isasara sa mga motorista bilang bahagi ng pagpapatupad ng traffic and security procedures. May mga inilagay ding plastic barriers dito ang MMDA at meron ding APEC lane na tanging mga delegado lamang ng APEC ang maaaring gumamit nito. Para hindi maabala, paalala sa mga motoristang galing sa hilagang bahagi ng Maynila o Pier Zone, maaari kayong dumaan sa P. Burgos at kanan sa Maria Orosa o Taft Avenue. 24 oras din ang pagpapatupad ng truck ban sa linggo ng APEC. Payo pa ng MMDA, gamitin ang mga itinalagang mabuhay lanes. Tuloy din naman ang implementasyon ng number coding scheme sa susunod na linggo sa kabila ng idiniklara itong holiday. Samantala, nakikita naman ni Manila City Vice Mayor Isko Moreno na isang oportunidad ang APEC Summit upang mapataas pa ang ekonomiya at mapalago ang turismo ng Pilipinas. You're talking of 10,000 foreigners. When we say foreign, literally foreigners from our region and European countries and of course the Western world. Bukod dyan ay maipapakita din sa mundo ang mabubuting asal nating mga Pilipino kung gaano tayo masayahin at maasikaso. Pilipino ay resilient sa oras ng kagipitan. Ang Pilipino ay hospitable kapag tumatanggap ng bisita. Ang Pilipino ay disiplinado. Ang Pilipino ay maaalaga sa kanyang kapaligiran. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon. Kinumpirma naman ni U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Aquino at U.S. President Barack Obama. Ito ay sa gitna ng pagdaraos ng APEC Leaders Summit sa susunod na linggo. Ayon kay Goldberg, normal na ang pagkakaroon ng maikling pagpupulong sa pagitan ng host country at ng mga bibisitang international leader upang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Kabilang naman sa posibleng pag-usapan ni Pangulong Aquino at U.S. President Barack Obama ay ang usapin ng seguridad, climate change at economic relationship sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Maliban dito, posible din umanong mapag-usapan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Gayunman, sinabi ni Goldberg na mas mahalaga pa rin ang desisyon ng Korte Suprema ukol dito. Yan po mga balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Happy weekend sa ating lahat. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Viv. Maraming salamat, Ara Perez. 19 minutos, 39 segundos na makalipas ang alas 6. Bibs, napanood mo ba yung Senate Committee hearing tungkol dun sa laglag bala issue? Oo, kahapon. Sus, Maria Magdalena Elementary School tumagal ng 4 hours mahigit. At isinalang doon yung lahat ng mga opisyales ng MIAA, mga DOTC, ng laglag bala. ABSICOM, at yung mga biktima ng laglag bala. Naku po, talaga namang pati ang public attorney's office naroon. Mm-hmm. Naku po, ang talakayan at ang palitan ng mga argumento tungkol sa batas ay talaga namang pag mga mambabatas ang kaharap mo, talagang
takot-takot na paghimayat, pagsuri sa mga batas, ano, yung legalidad, matindi. Samantala, pero sa Francis, ang maganda namang lumabas doon sa hearing kahapon ay nag-agree sila na magkaroon ng office ang PAO, Public Attorney's Help Office, desk. Help Desk doon sa NAIA para alalayan naman immediately. Mga mabibiktima nitong laglag bala. Anyway, dito sa ating mga mensahe. Okay, good AM po, Idol, anchor ng Radyo Bisyon, guwapong ka, Francis. Very good. At gandang Vibs, nakalulungkot isipin na marinig sa mga official ng ating paliparan, particular na iyan na outright sasabihin na wala sa kanilang tauhan ang involved sa laglag bala. Kung noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, 12 lang ang mga tauhan niya, may naghudas pang isa, mga banal na sila. Dito pa kaya, sana naman, malinis na kayo ng inyong hanay, kaysa lahat kayo masira. Siguro, sisigaw na lang ako, nasaan ang hustisya, na kay Justice Persida Acosta, Judith po ng Paranaque. Talaga ka naman, Judith, oo. Hindi well, naman sa atin ka, Francis. Maupay nga aga. Gandang Ate Vibs, guwapo't idolong Kuya Francis. Very good. Kung wala kayong magagawa ng mabuti sa kapwa Pilipinong mananakay ng eroplano, umalis kayo sa trabaho at magtanim palay, hindi bala. Damong nga salamat, Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilma's Kitchen, Calbayog City, konektado ka. At maayong buntag, pinagdadasal ko po na ligtas at matiwasay na makarating at pati sa pag-alis ang lahat ng delegado ng APEC members. Salamat kay Lord. Ligtas po tayong lahat mula kay Merly ng Pasay. 22 minutos na 4 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ulat mula sa Iloilo, nariyan ng ating kasamang si Paul Tarosa. Paul, maayong aga, konektado ka. Kasamang Francis, umabot na sa 78.6 milyon pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng PDEA at PNP sa kanlurang Bisaya simula Enero hanggang Oktubre ngayong taong 2015. Resulta ito ng 663 operasyon kung saan 1,123 ang naaresto at mahigit 1,500 kaso ang naisampa laban sa kanila. Mas mataas ito kung ikukumpara na karang taon na umabot lamang sa 30 milyong piso ang nakumpiskang droga. Ayon kay PDEA 6 Director Paul Ledesma, ang maayos na koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 at Police Regional Office 6 ang isa sa mga naging dahilan sa kanilang matatagumpay na operasyon. Pinaliwanag ni Ledesma na hindi lumaki ang problema ng droga. Ito lamang ay resulta ng intelligence-based operations kung saan naaaresto nila ang mga nagdadala ng malalaking volume ng droga sa kanlurang Visayas. Sa kabila ng maraming accomplishments ngayong taong 2015, pinasiguro ni Ledesma at sa tulong ng PNP magpapatuloy ng pagsugpo sa problema ng ilegal na droga sa Rion 6. Para sa Radyo Bisyon, ito po si Paul Tarosa ng DYWL Radio ng Bayan Iloilo. Konektado pa. Maraming salamat, Paul Tarosa. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Bontok with Apollo Padain. Apollo na imbagabigat, ading konektado ka. Yes, sir, Francis, na bigat. Magandang umaga, Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Mountain Province, mayroon ng dalawang Certificate of Ancestor Land Domain Title na pinabigay sa dalawang grupo ng organisasyon dito sa Mountain Province mula sa National Commission on Indigenous Peoples Mountain Province Office o NCIP sa nakaraang Indigenous Peoples Month nitong buwan ng Oktobre. Ito ang payag ni Mountain Province NCIP Office Officer in Charge, Mrs. Virginia Sally, sa kanyang interview dito sa Radyo ng Bayan. Ayon sa kanya, ang mga ito ay unang inaprobahan ng National Commission of Indigenous People sa araw ng anibersaryo nito. Unang inaprobahan ang kabataan organization sa pamuno ni dating Mountain Province Governor Sario Malinya sa norting bahagi ng Bauco Mountain Province. Ang kabataan Upper Bauco Organization ay mula sa mga barangay ng Lusub, Mount Data, Mabaay, Tapapan, Munamon Norte, Sinto at Munamon Sur. Ang isang organisasyon naman na inaprobahan ay ang Kadaklan Organization sa Balig Mountain Province sa kanilang aplikasyon sa NCIP title. Ayon kay Sally, hindi basta-basta ang kanilang pag-aproba
sa kanilang titulo dahil dadaan pa ito sa masusing investigasyon, kaya ang kanilang aplikasyon ay tumatagal ng ilang taon. Matatandaan na maraming peking titulo ang pinamigay ng mga sindikato mula sa NCIP ayon kay Sally na ginagamit lamang ang kanilang opisina. Para sa Radyo Bisyon, Apollo Padaan ng EWR Radio ng Bayan Bontok, Media ng Bayan. Thank you very much, Apollo Padaan. Dumako naman tayo sa Marawi. Nariyan ang ating kasamang si Dandy Macarambon. Dandy, assalamu alaikum, konektado ka. Good morning sa ating lahat. Hindi man na iparehestro ng Moro Islamic Liberation Front sa Commission on Elections ang inaibang sa Moro Justice Party bilang kanyang partidong politikal dahil sa dami ng requirements, tuloy ang kanilang partisipasyon sa pagboto sa dating kahanalan sa May 2016. Ito ay ayon kay MIS Peace Chair Muhajir Iqbal sa panayam sa kanya ng Radyo ng Bayan Marawi via phone patch. Anya, pinagre-resign nila ang mga MILF officials sa kanilang posisyon dahil hindi nila pwedeng gamitin sa kanilang pagtakbo ito. Ani Iqbal, malayang makakaboto ang mga miyembro ng MILF sa kung sino ang kanilang ipobotong mga kandidato. Samantala, mahalagang mapakinggan ng MILF at ng Bangsamoro ang mga presidential sa kung ano ang kanilang plano sa peace process ng pamahalaan at pagsusulong nitong BBL. Ani Chair Iqbal, mahalagang makita nila ang sinseridad ng susunod na Pangulo sa pagtatahuli ng Bangsamoro government, maipasaman ito o hindi sa ilalim ng administrasyon ni President Noy Aquino. Ani Chair Iqbal, nakita naman ang pagsisikap at sinseridad ni Pangulo Aquino ng BBL. Maraming salamat, Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. At sa araw na ito, napakaganda pa rin ang sikat ng aring araw, Vebs. Alamin natin na magiging lagay ng ating panahon, ka-Francis, mula sa ating kasamang si Rachel Pelayo, live mula sa Pag-asa DOST. Rachel, good morning. Magandang umaga, Vivian at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng Dominant Weather System na Intertropical Convergence Zone o ITCC dito yan sa may Southern Mindanao. Makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Davao Region, ganyan din sa may Sacsayhuaman at probinsya ng Surigao del Sur. Asahan naman ng maliwala sa panahon na may chance na lamang ng pag-ulan sa hapon o sa gabi dito yan sa may Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa kabilang dyan ang Luzon at Visayas. Ayon kay weather forecaster Glyza Escolyar, patuloy pa rin tayong maaapektuhan ng strong El Nino phenomenon, kung saan ilan sa lugar sa bansa ay makakaranas ng dry condition, dry spell at drought. Ngayon alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito. Ang dry condition ay ang dalawang magkasunod na buwan na below normal ang pag-ulan, habang ang dry spell naman ay tatlong magkasunod na buwan na below normal ang rainfall condition. At ang drought naman o matinding tagtuyot, ito ay may tatlong sunod-sunod na way below normal na pag-ulan. Naglabas naman ang Pag-asa ng mga lugar sa bansa na maaapektuhan ng dry condition, dry spell at drought. Makakaranas ng dry condition ng Masbate, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Cebu, Negros Oriental, Biliran, Leyte, Basilan, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi. Habang dry spell naman ang mararanasan sa Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at Guimaras. At makakaranas naman ng drought ang Camarines Norte at gayon din sa may Sarangani. Patuloy pa rin tayong magmumonitor sa ilalabas ng Pag-asa patungkol sa strong El Nino phenomenon. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Rachel Pelayo. Magandang umaga. Ito ay para sa Radyo Bisyon, ang media ng bayan. Maraming salamat, Rachel Pelayo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Good AM po. Maaari po uling humingi ng number ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Vebs,
Yes, narito po ang numero ng Public Attorney's Office, 0919-262-5190. Okay. Morning po, Sir Francis. Pakigreet po Molina at Lumbao family dito sa Viraca, Tanduanes. At greet na rin po ang anak ko na birthday ngayon na Cesar Lumbao po. Maraming salamat. Naimbaga bigat, Apo Idol, gwapong Mang Kiko, gandang Vivian, forevermore Radio Vision. Happy birthday, Roblin Avara. Advance Merry Christmas to all. Retired BFP SP SFO2 Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Good day, pabati naman po kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Always akong nakabang sa programa nyo, Paul Henderson, local news reporter po ako dito sa Palawan. Maraming salamat po. Thank you very much, Bevs. Good day po, Kuya Francis, Miss Bevs. Sabati lang po na good morning kay Lily Ayuban at Tia Emmy Daga. Galing kay Mimi Kulpan ng Talisay Bontok, Southern Leyte. Good morning, Ma'am Viv. Ka Francis, abatin ko lang ng happy birthday kaibigan kong si Edith Gracia ng City Home Molina, Bacoor, Cavite. Okay, para naman sa ating usapang APEC at para higit na kauna-unawa sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radio at television nationwide, worldwide, narito naman po ang ating ipipresenta ngayon. Ngayong umaga, papasyalan natin ang International Media Center na magiging area para sa higit 3,000 mga media at foreign and local media man for their accreditation. Panorin po natin. Ngayong palapit na ang APEC Economic Leaders Meeting Week, asahan na natin ang dagsa ng local at foreign delegates mula sa 21 member economies. Bukod dito, upang masiguro na lahat tayo ay updated sa mga huling kaganapan sa APEC, humigit kumulang 3,000 foreign at local media ang sa ating maghahatid ng huling kaganapan sa nasabing summit. Kaya naman, magsisilbing kanlungan ng ating media delegates ang International Media Center sa pagsisimula ng Leaders Week. Ito ay matatagpuan sa World Trade Center sa Pasay City. Puspusan ang mga naging paghahanda sa pamunuan ng World Trade Center sa pangunguna ng chairman at chief executive officer nito na si Guillermo Luchanco. With this APEC meeting, of course, we have been further training our security people because of the important personages who may be visiting the building. Within the last 1 year, we have updated and renovated both the exterior and the interior of the building. We added more function rooms and the facade, we made it more modern to today's architecture, you know? Because actually this facility is already 19 years old, so we just updated it. You know? We've been doing big events all along. You know? In fact, it's what might be quite interesting is 19 years ago, when we put up the World Trade Center, we put it up in a rush to meet the APEC meeting that was held in the Philippines 19 years ago. So at that time already, we hosted APEC that time. So this is the second time, no? We have been, you know, learning the lessons of how to mount these affairs, and we've had a number of big ones throughout the years, no? But certainly now we have been exposed now to the latest innovations that they have in preparing for events, and that will, of course, benefit us in terms of the long term. The World Trade Center, I think, and just like the Philippines, will definitely benefit greatly from having the APEC meeting here in the Philippines, no? So that the attention of the world will be called to the Philippines from all over the globe. No? In that sense, we will all be benefiting, and in particular, the World Trade Center, because it has been designated the media center for all the events, no? Will obviously become better known even abroad. No? Sa linggo ng November 16 to 20, isasara din ang mga sumusunod na kalsada sa CCP Complex area. Bukaneg, Corner Rojas Boulevard,
Vicente Soto, corner Rojas Boulevard, Buendia Avenue Extension, corner M. Halandoni Street, at J.W. Jocno Boulevard Bridge. Sa pagsasagawa ng APEC dito sa Pilipinas, ay papakita natin sa mundo ang ating kahandaan sa anumang uri ng international events. The World Trade Center, I think, and just like the Philippines, will definitely benefit greatly from having the APEC meeting here in the Philippines, no? So that the attention of the world will be called to the Philippines from all over the globe, no? In that sense, we will all be benefiting, and in particular, the World Trade Center, because it has been designated the media center for all the events, no? Will obviously become better known even abroad. No? Okay, mga kaibigan, sumayin niyo po ang isa na namang feature natin sa ating usapang APEC na inaasahan po natin na kapagdulot ng ilang mga kalinawan sa mga patakaran at mga kinakailangang gawin, bahagi ng preparasyon sa nararapit na APEC Leaders Summit Meeting. 37 minutos na at 17 segundos makalipas ang alas 6. Vibs! Talagang napapanahon yata itong ating pagpapahatid ng mensahe sa ating mga listeners, viewers nationwide, worldwide, sapagkat narito na po ang pinakahihintay nating panauhin, especial sa araw na ito muli. Biyernes 13, sabi ko sa iyo, swerte, babes. Swerte! Okay, pakilala mo na ang ating featured guest for today. Kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, si Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma. Magandang umaga po, Sec. Magandang umaga, Vivian at Francis. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Well, naku po, talaga namang salamat. Salamat po at napasyalan nyo kami. Timely, Mr. Secretary, na narito po kayo upang magpahayag ng mga dagdag unawa pa sa kapakanan ng ating mga kababayan, particular itong mga younger generation natin sa ngayon, na kung saan sila ang magtatamasa nitong magiging bunga ng ating APEC meeting na ito sa mga susunod na panahon. Pero hindi nila maunawaan ano ba yung APEC? Ano ba ang kahalagan ng APEC? Naku po, nakakalungkot po, Mr. Secretary, sir. Mahalaga ang APEC o yung Asia-Pacific Economic Cooperation sapagkat ito ay nag-uugnay at nagbubuklod sa 21 ekonomiya para makipag-ugnayan sila, para makipagkalakalan, para makipagnegosyo, para maging masinsin ang kanilang kooperasyon at pagkakaibigan. At ang idaraos sa darating na linggo ay yung tinatawag na summit o economic leaders meeting na tatampukan ng paglahok ng mga pangulo, mga prime minister, na sa lingwahe ng APEC, ang tawag sa kanila ay economic leaders. Mm-hmm. Dahil ang focus ng APEC ay yung ekonomiya o kabuhayan. Siguro para mas madaling maunawaan ng ating mga kabataan at kababayan, ang kahulugan ng APEC, yun na lamang paggamit ng cellphone. Okay. Na halos simultaneous, instantaneous connectivity tayo ngayon. Opo. Bawa meron tayong mga kaibigan o kamag-anak sa ibang bansa. Mm-hmm. Nung datihang kaayusan, ang sistema dyan, batid siguro ito ni Kuya Francis,
dinadaan natin ito sa operator. Opo. Yes. Tatawag tayo doon sa iniikot na telepono, no? May rotary dial. Tatawag tayo sa operator, sasabihin ng operator, sandali lang, dahil dadaan naman siya sa tinatawag na international gateway. Yun. Tapos yung operator dito, kakausapin yung operator doon sa kabilang bansa, kung saan nandun yung ating tinatawagan, bago palang mag-uumpisa yung pag-uusap. Isa yan sa pinag-usapan sa mga nakaraang pagpupulong ng mga ekonomiyang kalahok sa APEC. Paano ba mapapahusay, mapapabilis, mapapadali yung komunikasyon o yung connectivity? O fast forward na tayo. Ngayon ay hindi na kailangan yun. Diretso na yung pagtawag sa ating telepono just by one touch. Agad na natin makakausap. Yan ang isang magandang halimbawa kung paano nakakatulong yung APEC. Dito sa ating bansa, sa taong ito, tayo yung host at itong Economic Leaders Meeting o Summit ay yung pinakatampok na event na dahil umpisa pa nung mga nakaraang buwan, ay marami nang idinaos na senior officials, ministerial, sub-ministerial meetings sa iba't ibang larangan. Meron tungkol sa climate change, may tungkol sa science and technology, education, structural reform, transportation, trade and industry, agriculture. Yun. Halos lahat ng larangan ay merong usapan at usapin dyan. At ang tinalakay doon sa mga nakaraang pagpupulong ay yung mga konkretong programa na isinasagawa ng bawat bansa, ng iba't ibang mga ekonomiya, na pinagkakaisahan din, pinagtutulungan, nagbabahaginan ng karanasan para makuha yung tinatawag nating best practices. At mapalaganap ito sa buong kasapian ng APEC. Na kung tutusin natin, ay ito ay bumubuo na sa napakalaking bahagi ng pandaigdigang kalakal at negosyo. Well, nabanggit ni Mr. Secretary yung ekonomiya, pinakamalaking aspeto na dapat maliwanagan po ng ating mga kababayan. Kaugnay po nitong isang text dito, maupay nga agad sa iyo, Sir, Ma'am, Vivian at Francis, ano yung magandang epekto ng APEC sa ating bansa at makatutulong ba ang APEC sa mga maralitang Filipino? From Erwin Cebu ng Arenas San George Samar. Yan ang focus ng tema ng APEC sa Pilipinas. Building inclusive economies at building a better world. Yes. Batid natin na sa ating bansa ngayon, ang pangunahing programa ay yung inclusive growth. Gusto kasi natin ay kasama ang lahat ng Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Yeah. Walang maiiwanan. Yeah. Lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan natin, yung mga maralitang mga pamilya. Yan yung pursigido tayong iangat ang kabuhayan nila para sila ay masama dun sa mainstream ng ating ekonomiya. Kaya't yung ating mga karanasan dito, na pinuri na maging ng World Bank na isa sa pinakamahusay na programa, ay binabahagi natin sa ibang member economies ng APEC. Sila rin naman ay nagbabahagi sa atin ng tulong at ng technical assistance. At isa rin sa aspeto dito, yung pagpapalago, pagpapalaganap ng mga small and medium scale enterprises. Katulad nung naka-showcase ngayon sa ating International Media Center, merong expo na mga produkto mula sa Mandawi na handicrafts, furnitures. Karamihan dyan ay nanggaling sa grassroots level na yung mga raw materials na galing sa ating mga kanayunan, ito ay pinapanday ng mga artists and artisans natin, nagiging handicraft, furniture, artwork at nagiging export ng ating bansa, kinikilala sa buong mundo. Kaya't kung napag-ugnay natin yung nasa grassroots, yung nasa kanayunan, doon sa kalunsuran, doon sa metropolitan capital, at ito ay nai-export pa sa mundo, makikita natin yung buong daloy ng karunungan, ng imahinasyon, nagiging produkto at na natra-translate sa kayamanan.
katulad ng kinwento sa akin ng mga exhibitors doon, merong mga metal craft. Yung mga kababayan natin sa countryside, sinasanay ng TESDA sa metal working. Kaya tinuturuan talaga sila na maging mapanlikha, tinutulungan silang makabuo ng mga produkto na kapakipakinabang na makakatulong sa kanilang kabuhayan dahil pwede itong pandayin na maging mainam na negosyo na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Secretary, meron tayong mensahe dito. Good morning, Francis and Vivian. Sana ang venue ng APEC Summit dito ginawa sa probinsya katulad sa Cebu at Davao para makita ng mga delegado ang malawak na mga lupain para magtayo ng plants o malls mula kay Oscar ng Katubig, Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Tinukoy naman, Vivian, ang panukalang yan dahil katulad ng ating nabanggit kanina, ginanap o idinaos ang mga pagpupulong ng APEC sa iba't ibang lungsod ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, at binigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kaibigan mula sa ibang miyembro ng APEC na masaksihan sa kanilang pagtingin at pagtanaw kung paano ang kanayunan, kung paano ang countryside ng ating bansa. At nakita din nila yung iba't ibang aspeto ng ating local culture. Mayaman at makulay ang ating local culture sa iba't ibang lugar. At binigyan din natin ng pagkakataon yung mga komunidad doon na masaksihan nito at makipag-ugnayan sila sa mga kinatawan ng mga miyembro ng APEC. Totoo yan ka, Francis. Katunayan, ano, ito pong gaganapin na summit dito sa Maynila ay parang culmination lamang. Yung pong mga meetings ginanap sa Clark, Pampanga, sa Cebu, sa Iloilo, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Secretary, some people are asking, ano, ang atin pong bansa ay gumastos po ng 9 billion pesos para po i-host itong APEC. Ano raw po ba ang makukuha ng ating bansa sa pag-host nito? Kailangan nating tignan yung malaking larawan at kinakailangan ding maging mahaba yung vision na mahaba yung titignan nating larangan na yan na long term, no? Kasi namumuhunan tayo ngayon, yung itinanim at ipinunla natin ngayon magbubunga yan, no, sa kinabukasan. At kung tutusin yun namang halagang binanggit mo ay talagang ginagastos sa mainam na paraan. At kung tutunghayan din natin na ang ating national budget ay nasa level na ng trillion, hindi naman ito kalabisan, no? At angkop lamang dun sa scale of complexity na yung hosting ng isang major international event katulad nito. Meron namang mga pamantayan na sinusunod tayo na para maging katanggap-tanggap ito, no? At ang pinakabenepisyo talaga yung sa ekonomiya. Ito lamang sa pagdalo ng mga member delegations, media delegation, tinatayang humigit kumulang 10,000 katao ang lalahok dito. Bawat isa niyan ay mayroong katumbas na gastos na pupunta directly sa ating ekonomiya. Hotel, restaurant, transportation, food. At doon sa pang matagalan pa, nagpupunla tayo ngayon ng interes at ng mainam na pagtaya sa ating bansa para sa kinalaunan ay magiging favored investment and tourism destination tayo. Malaking bagay yung makaniig natin ng mga delegasyon ng APEC dahil ang malaking bahagi ng pag-unlad sa mundo ay nakabatay dun sa tinatawag na people-to-people friendship and cooperation. Sabi nga ng isa nating kaibigan, an investor starts as a tourist. No? Happy tourist becomes interested investor. Kapag naging kaaya-aya yung lugar, nakita na mainam na kaugnayan o maging kaibigan ang mga Pilipino, siyempre maaakit sila na bumalik sa ating bansa, mamuhunan, itaya yung kanilang negosyo, palawakin ito, lumikha ng empleyo at hanap buhay, at maraming tinatawag nating multiplier effects ang magaganap dahil dito. Kaya palawakin natin yung ating pananaw
habaan natin yung runway na tinitingnan natin, hindi lang yan doon sa take-off at landing sa darating na linggo. Mahabang runway yan ang tatahakin yan at maraming turista buho, at kalakal ang ating aanihin dahil sa long-term benefits na dulot ng ating APEC hosting. Well, Secretary Coloma, nahigingan po namin ni Vivian na 95 to 97% ready na po tayo sa dalarapit na hosting. Ano po, come Tuesday, next week, apat na araw, apat na tulog na lang mula ngayon. At ang Pangulong Aquino naman po, nakapagsagawa na ng mga inspeksyon at para matiyak ang talagang ika nga katagumpayan ng APEC na ito. Meron pa po bang mga last ditch na dapat pang baguhin, ihanda, i-refine tuning, i-re-engineering para sa 100% assurance, Mr. Secretary, sir? Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto ay sinisikap pa rin nating lalo pang pahusayin yung ating magiging pagtanggap at pangasiwa sa iba't ibang kaganapan. Apo. Dahil sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement. Yes. Habang sinasagawa na itong ating hosting, ay patuloy pa tayong humahanap ng pagkakataon paano pa papahusayin ito, nagpapalitan ng karanasan yung mga kasamahan natin na nagpapalakad nito mga events. At talagang sinisikap natin na maging flawless, no, at seamless. Flawless and seamless, ha? At hassle-free, no, na talagang yung ating mga bisita ay mararamdaman yung warmth and hospitality ng mga Pilipino at malalaman nila sa konkreto yung ganap na kahulugan nung ating sinasabi na it's more fun in the Philippines. Iyon. Kahit na seryoso yung tatalakayin dito, sila naman ay makakaramdam ng fulfillment at kagalakan dahil pagagaangin natin yung kanilang gawain sa pamagitan ng ating mainit na pagtanggap, yung pagiging matulungin at yung magiging mapagkaibigan ng ating mga kababayan. Okay, Viv. Secretary, marami rin po ang nagtatanong kung magkakaroon daw po ba ng bilateral talks between our President, President Aquino, at yung pong presidente ng China na si President Xi Jinping. Sa ngayon ay sinasapinal yung line-up ng mga bilateral meetings. At sa takdang panahon at pagkakataon, kapag na-finalize na, ay ilalahad ng ating Department of Foreign Affairs, no, yung buong schedule, no, dahil subject pa naman ito sa iba't ibang mga confirmation. Hanggang kahapon ay wala pang nakatakdang bilateral meeting ang ating Pangulo sa Pangulo ng China. Pero katulad nga ng binanggit ng Executive Director ng ating National Organizing Committee, si Ambassador Painor, doon sa seating arrangement ng APEC, ang nakaugalian magkakatabi yung past, present, and future host. At dahil dito, magiging katabi ni Pangulong Aquino ang Pangulo ng China, si Pangulong Xi Jinping. At siyempre naman, magkakaroon ng pagkakataon na sila ay mag-usap at magpalitan din ng kuro-kuro. Kahit na hanggang sa ngayon ay wala pa namang kumpirmadong bilateral meeting. At talaga namang nagsisikap tayo na maging napalakasin pa yung ating pakikipag-ugnayan sa People's Republic of China. Maalala natin nung nag-state visit si Pangulo Aquino nung 2011, inulit niya yung ating commitment na palakasin at palawigin yung ating pakikipagkaibigan at kooperasyon. Sinasabi natin na papalakasin natin yung ating people-to-people, commercial, trade, and economic ties with the People's Republic of
China. Talagang, nako, napakarami pa sana nating malalaman pa ang dagdag kamalayan dito sa kahalagahan ng APEC Summit na ito. Humahabol pa rin, marami pa rin nagtatanong, bakit daw napakalaki ng budget ng APEC sa abot ng 10 billion? Ako po, ewan ko kay Secretary ko. Itanong mo na kanina, talagang maraming makulit, sir. Investment, ano? Okay. Oh, maunawaan nila, no? Kasi talaga namang maraming kailangan ihandang pasilidad at marami tayong idinaos na pagpupulong. Yung binabanggit na budget na yan ay para doon sa buong taon na hosting. Yes. At yung iba't ibang preparatory events simula pa noong earlier months of 2015 sa iba't ibang lunsod ng ating bansa. Hindi naman na-compress o ibinuhos lahat doon sa dalawang araw lamang ng Economic Leaders Meeting. Kaya kung ikukonsidera natin yung dami ng mga events, yung dami ng mga participants, yung mga inihandang mga facilities para dyan, makikita naman natin na makatuwiran yung halagang yun. Siguro po, panghuli na lang, Mr. Secretary, hihiling po ang Radio Vision na sa panahon ng apat na araw na yan na summit meeting at yung dalawang napakahalagang araw, pwede po ba na yung mga pag-uusapan maibahagi dito sa Radio Vision at makatulong kami sa information and dissemination? Mahalagang mahalaga yung nabanggit mo, Francis, at nagpapasalamat tayo sa ating pangkat ng mga mamahayag ng Radyo ng Bayan, People's Television, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, IBC. At IBC. Lahat po ng mga organisasyon ng government media ay puspusan ang gagawing pagkilos para dito. At katulad ng inyong feature kanina, dyan po sa International Media Center na ating itinatag sa World Trade Center, tayo po ay mag-host sa humigit kumulang 3,000 mamamahayag mula sa Pilipinas at sa 20 pang ibang member economies. Marami nang nagsidatingan dyan, na lampas 2,000 yung from overseas na journalists, at titiyakin natin na maging makatotohanan, makabuluhan, kompleto, komprehensibo yung pag-uulat. Dahil mahalaga na malaman ng mga mamamayan sa iba't ibang miyembro ng APEC yung mga kaganapan dito. Mahalagang magkaroon sila ng mas mataas na antas ng kamalayan, kaalaman, at pagtaya ng buong kahulugan yun ng magaganap dyan, dahil sila din mismo ang apektado at sila din mismo ang primary beneficiaries ng magaganap. No? Kaya doon sa ating tema, building inclusive economies and building a better world. Maasa tayo na ang lahat ng mga mamamayan ng APEC members ay makikinabang dito, at nag-uumpisa yan sa mainam at epektibong komunikasyon. Ayan, pangako po namin ng Radio Vision yan. Oh, mapadadaluyin dito sa Radio Vision ang mahalagang resulta ng mga pagpupulong na yan sa apat na araw na leaders meeting. Vebs, naku, talagang kulang na tayo sa oras. Naku po, Maraming salamat po sa inyong oras, PCOO Secretary Sonny Coloma Jr. Thank you very much, sir. Maraming salamat at maganda umaga po. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po, para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming episode ngayong araw online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Guilla. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cansino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iiwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a fruitful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.